I was thinking, so, ang konsehala ni kanyo po, yes, ay nag-iikot-ikot ngayon sa Bilya di Calamba together with my political advisors. Oh, political advisors ako, headed by Edison de la Cruz and Reggie Ilag. So, I plan to turn this place into a Christmas bazaar. So, Christmas village ang gagawin natin dito. So, nandito ako ngayon sa may Phase 1 Kaliwato, okay? So, ano ang prominent features ng Phase 1 Kaliwa? Meron ditong tatlong bahay na pangmayaman. Malalaman nyo, nandito kayo sa Phase 1 Kaliwa ng Bilya kasi makikita nyo itong malaking bahay na ito. Yan. Salon yan. Kasi itong bahay din itong isang-isa. May bahay din na yan. At may pink house. At may lalaki nagbabike, okay? Pero hindi nyo yung makikita lagi yon. So, ayan. At may malaking acacia tree. So, yan yung acacia tree. So, ay, wala si Bessie. Ang ganda sana dito walang kung lalagyan natin ito ng maraming Christmas lights, pambungad. Best, tama ba ako? Itong malaking acacia lalagyan ng maraming Christmas lights. Para pang welcome dito. Oo. Yung parang sa simbaan sa bayan. So, ganun ang plano kong gawin dito sa Bilya eh. Kung ako lang ay member ng Homeowners Association, yun ang gusto kong gawin. Member ka naman. Hindi ka naman ay, kung ako'y officer pala, member nga pala Akikay. Kung ako'y officer, yun ang ipopropose ko. Why not do it that way? Na every year, meron tayong i-appoint na kalsada sa Bilya na gagawin natin Christmas village. Nandating Christmas bazaar. Ano best? We're in lahat ng nakatira sa kalsada yun, pero lang ng ibang mga relihiyon na hindi pwedeng maglagay ng Christmas lights ay maglalagay ng Christmas decorations and Christmas lights. Di ba, Bes? Sa true. Oo. Tapos, ang mangyayari doon, para siya yung sa Pahiyas Festival, di ba sa Pahiyas Festival sa Lukban, pinagmimitingan nila, sa ang kalsada ngayon, anong street ngayon ang maglalagay ng mga keeping? Ganon. So, nandito tayo ngayon sa may bungad ng Phase 1 Kaliwa. Ayan na, Phase 1 Kaliwa. So, yun yung gate. Okay. Pero syempre, maganda yan. Sisimulan natin. Diyan sa may Phase 7. Buong Phase 7 na ito. Bago tayo mag-Phase 1 Kaliwa. Syempre, pakapasok dapat ng Bilya. May pasabog na. Ayun na yata, may pasabog the na best? Yata. At may nagagawa na. Aba, ngayon naman nagagawin. Bukas naman ha. Madali yan. Baka makuryente sila. Okay. So, dito muna sa may Phase 7. Isang bagsak. So, ang gagawin natin ngayon, walang dadaang sasakyan dito. So, lahat ng papasok ng Bilya, kaliwa. Doon sa Phase 1 Kaliwa ang pasok. Lahat ng palabas doon sa may Phase 2, tapos doon nalalabas sa may Phase 1 kanan. Okay? So, ibig sabihin, itong isang buong street na ito, gagawin natin Christmas Bazaar. Maglalagay ng mga Christmas decorations. Yung talagang tak, mailaw na mailaw. Ano, Bes? Yung parking. Ang parking. Diyan pwede naman ang parking. Kasi gabi naman siya eh. May madadayo po. Gabi naman siya ma-activate. Okay? Lahat ng parking sa plaza. Halawak ng plaza, di ba? Tapos lalakad sila papasok ng Bilya. So, anong kinaganda ng Christmas bazaar natin? Aba, it can generate income to every family. Kasi pwede silang maglagay ng mga puto bongbong, RTW, at kung ano-ano pang gusto nilang business for that month-long Christmas bazaar or celebration. Tama ba ako dun, Bes? Oh, imagine nyo kung gaano kaganda yun, yung buong kalsada ito, magiging Christmas village ang datingan, di ba? Dapat ako, naiupo ako dito sa Bilya ng officer ng VDCHOA, kasi yung mga officer dito ng VDCHOA, may mga kinikilingan sila. Oo, pagkakilala nila, nireklamo mo kakilala, hindi ka nila papanigan. Na-experience ko yon. Ay, kahit kami magharap-harap pa. Di ba, Bes? Pero may iba ako, iba yun. Hindi yun ang usapan natin. Na-segue yan ah. So, mabalik tayo sa plano ko. So, yun ang gusto, ayun ang magandang gawin, di ba, Mars? O, hanggang dito lang muna. Tapos, the following year, ililipat naman natin siya ng lugar. Magbobotohan naman. Parang magpo-propose naman. Saan naman siya ilalagay? O, doon naman tayo sa Phase 3 naman. Sa may harapan simbahan. Hanggang doon sa ganong area. Di ba, napakaganda ng plano ko. No? So, magaling kasi talaga ako mag-isip ng mga ganyang ano, income generating, di ba, Bes? O, itong buong Phase 7 na ito, may decoration.
Di ba napakaganda, no? O pwede kang maglagay dito ng mga lugawan. Huwag lamang pusa ang ilalagay sa lugaw. Di ba? Ay, sabi, parang nawala na mga pusa sa bilya. Yung pala ginawang main ingredient sa lugaw. Anes. At sa siopaw. Ano po? So, ang gagawin natin ganon, then, so magkakaroon ng business. So, it's up to the owners if they will continue with the business even after the celebration or even after the event. Di ba, Bes? True. O, pwede yun. So, ang bilya ni Kalamba ay may 7 phases. So, sa loob ng 7 taon, sa loob ng 7 taon, ang dami ng areas na naging Christmas village. So, within 10 years, magiging famous yung subdivision. Magiging famous yung subdivision kasi mababalita sa mga national television programs, sa mga news programs, di ba, Bes? Sa true. Na through the project, ang nangyari, ang dami ngayong na-encourage mag-decorate, maglagay ng business at umangat ang bunga, ang buhay. Diba? Napakaganda. I'm so brilliant. No? O paano naman yung pagbayad sa pambayad sa mga Meralco bill? So, ang gagawin natin, makikoordinate tayo sa church. Iko-coordinate natin syempre sa church na pwede po ba magkaroon ng second collection para sa pambayad ng Meralco bill nitong mga naglagay ng mga Christmas decorations. Or, hindi pwedeng pumasok ng bilya nang walang donation. Pwede ba yung best? Isang, baka malamang isang buwan ako hindi makapunta, best. Ay, hindi. Ano, hindi tayo pwede sa voluntary donations. Dapat tayo, ang donation natin ay mandatory. So, mandatory ang gagawin natin. Lalagay tayo ng, ang ilalagay natin doon sa labas ay mga Jurabox. Jurabox, may pangalan, phase 1. Phase 2, phase 3, phase 4. Di ba, Bes? Para alam natin kung saan talaga nilalagay, okay? Or, ang gagawin natin, transparent glass. Magkapagawa tayo ng glass donation box para nakikita ng tao, ay, marami ng laman. So, yun ang ipapambayad natin sa mga kuryente nung mga maglalagay ng Christmas decoration. Okay po? Correct. O, di ba? Ang talino ko talaga mag-isip. No? So, dapat ako ilagay ako sa mga planning committee. Sa activities, ganon. Oh, ano pa ba? Ganis ko yung mapupunta sa inyo. Ah, syempre, yung kikitain naman natin, ipaghahati-hatian natin. Kunwari, kumita tayo ng 100,000, yung 90,000 sa organizer. 90,000 sa organizer, yung 10,000 sa charity, di ba, Bes? Ganon. Syempre, ako naman, ay, tutulungan ko, marami akong tutulungan na tao. Oh, kunwari, ito naman, nandito na tayo ngayon sa may phase 7. Phase 7, sa may talipapa. Ayan yung talipapa. Ano ka, ang bila di ka lang ba? May sariling talipapa. May sarili kaming talipapa. May sarili kaming Enchanted Kingdom. Ayan. Sariling Enchanted Kingdom. May sarili kaming all day dito. Ay, hindi ko sa inyo napakita yung simbahan namin. Ang laki-laki ng simbahan namin dyan. So, malaki yung simbahan. Ibig sabihin, maraming tao mapakakapunta. Maraming second collection doon. Diba? Marami nagsisimba eh. Okay? So, yon. Hi! O, so, ibig sabihin, yung mga gaya nila, may pupuntahan sila ngayon, natatambayan. Kasi meron ngang Christmas Bazaar. Sa Pasko na. Okay? O, meron ditong Kim's Chicken. May mga merchandise. Meron kami sariling palawan dito. So, saan ka pa? O, diba? So, imagine nyo yan, kung simula doon sa simula doon sa guardhouse, hanggang doon sa may smart kids, ay merong Christmas display. Di napakaganda. Alam mo yung maihahatid na relaxation sa tao habang naglalakad-lakad siya sa gabi, tapos ang ganda ng nakikita niya. So, we're going to make this place a very famous place. So, dahil very famous na yung place, yung dating bili mong bahay na 400,000, 700,000, you can sell now the house to 2 million. Pwede ba yung best? Depende. Nagiging 2 million na yung bahay, yung lupa, di ba? So, ganun. Ganun mag-isip. So, ang dami niyang, di ba best, ang dami niyang ma-open na doors. Mm-hmm. Ang daming opportunities. So, my gosh. So, yung admin, hindi naman ako, I'm always, ano naman, available. Kung pupuntahan ako ng admin at sasabihin sa akin, can we
adapt your ideas, then I will say, okay, no worries, no problem. Go, implement them all. Ganun dapat. So, dapat ma-itap talaga ako. Mabrainy kasi ako sa mga ganyang activities. Di ba, Bes? Patrot. Kaya nga yun naging best brigada eskwela implement. Yun ang ipinanalo namin sa brigada eskwela. Mabrainy ako mag-isip ng mga activities. Tapos, napapakilos ko yung mga tao. Di ba? So, ngayon, di naglagay ng mga decorations. Magpapangalan din tayo ng panalo. Tama, Bes? Mag-a-award tayo ng top 10. Top 10 best decorated. Tama ba, Bes? Top 10 best decorated homes. Christmas decorated homes. So, gagawin natin. Meron kami ditong, mamaya na. So, gagawin natin siyang may awarding din. Saan kukunin yung pampremyo sa awarding? Eh, di ba nga may mga magtatayo ng booth? Di ba may mga magtatayo ng booth? Mga bibingkahan, bilihan ng buto bumbong, ng lugawan, ng burgeran, na kung ano-ano pa mga panid ng RTW, mga sapatos, mga chinelas, mga damit, mga garage sale. Ay, siyempre, sila ay may araw-araw na babayaran na 20 pesos. Ako na mismo kukolekta ng walang kawala. Ay, oo nga. So, yung mga solar Christmas lights, eh, pag maulan, wala sila. Ano, talo sila. Elbow. So, nandito naman tayo ngayon. Ito yung pa-phase 5 na to, okay? So, nandito tayo ngayon sa may phase 2. Ayan yung playground. Ang ganda na playground. Binakura na. Parang maganda na yung mga ano. Parang ayan yung playground namin. May sarili kami yung playground dyan sa phase 2. Parang inayos na siya. So, ganon. Daily may ano na lang. Or merong, di ba may binabayaran yung best pag maglalagay ka ng booth? Oo. Doon natin kukunin yung pampremyo. Tapos syempre, imagine nyo, gabi-gabi maraming tao doon sa kalsadang yon. Maglalagay tayo ng mga CCTVs for surveillance para walang mangwawalang niya. Pero, aba, walang mangwawalang niya sa amin. Bakit ba? Ang PNP ay kalapit namin, di ba, Bes? Lalagyan natin ng checkpoint sa may guard. Tama ba, Besi? Lalagyan natin ng checkpoint doon para, ay, what's that? So, maglalagay tayo ng checkpoint para talagang mabantayan natin yung pagpasok ng tao. Tama ba ako doon? Oh, so, we'll do it that way, okay? So, nandito tayo sa may phase 2. Dulo. This is phase 2 dulo. Ayan yung mga bahay dito. Ayan yung mga bahay. Oo. Marami na katranggwapo dito. O, tapos, ganito pa ang gagawin natin. Speaking of mga gwapo, magaganda, magkakaroon tayo ng Miss Bazaar. Siyempre, sasamahan natin ang pageant. Di ba, Bes? Sa truth. Every night, we'll see to it na every week, parang kunwari, at Saturday night, meron tayong pasabog. Yes, meron tayong... Little Miss. Oo, okay, maulo tayo ng Little Miss, Billy Di Calamba, Christmas Bazaar. Tapos meron pang Miss Teen. Tapos lalagyan natin... Lakambini. Correct. Tapos lalagyan pa natin ng sayawan, disco. O syempre, walang mag-iingaw, walang kukontra at may permado ng lahat yun, sinayunan ng lahat, di ba? Sa true. Okay. So ngayon, pag meron naman talagang masyadong reklamador, masyadong maraming reklamo, akala mo naman ang bahay maganda para namang dampa. Ay, sorry. May naalala lang kasi ako. Yung kaibigan ko may kapitbahay na ganun, makapag-inarte, akala mo mayaman ang bahay naman parang dampa express. Ay, hindi yung kainan yun ha. Hindi yung kainan. Mayaman yung kainan. Yung parabang dampa, pero kung makapagmaasim, ay kala mo ay nakatira sa Arlington. Ay, sa Arlington. Sa Forbes. Ibanez. Kala mo nakatira sa ano, Corinthians? Yun ba yung may basura? Hawas yung hana shit. Baka mag-watching. Ibanez. Kaka yung biyerna ano, yun. Mm-mm. Yun ba yung nakasarado yung ano, may sa tapan? Sa truti-pruti. Oh, di ba? So, ang gagawin natin sa ganun naman, sa gagawin natin sa mga ganun, bibigyan natin ang pang-upa ng bahay. Isang buwan muna kayong lumayas dito. Hindi kayo nagre-reklamo. Ay, papunta dyan yung bahay ni Marsara sa phase 2. Taga phase 2 gitna si Maring Sara. Taga dyan siya, okay? Oo, sa may gulayan. Pwede pa, pwede magtinda doon. Mga gulay, mga prutas. Kasi ang dami din namang mga negosyante sa go-negosyo. Eh, lahat ngayon ang business nila, ilagay nila doon ngayon. Di ba, Bes? Sa truth. Ang talino ko doon, ano? So, ayan po ang mga plano ni board member Nikka, Natasha, Nicole para po sa Bile de Calamba.
Ano po, dapat ganun ang mga officer, talagang kumikilos at nagpaplano ng mahusay. Eh, meron namang monthly dues. Ay, ipapatawag sa... Oo, hindi patawag nila ako. No. Ay, meron yung diba? Christmas groceries from Mayor Tim. Yes. Ko. Ah, meron? December 10. December 10, ipamimigay ang Christmas groceries ni Mayor. Dapat present si Madu. Correct. Tsaka so, si Padu. Mm-hmm. Senior citizen. So, yun ang gagawin natin. So, yun ang gagawin natin dito sa Bilya. Ano? O may monthly dues, o di pwede kumuha doon ng premyo. Tapos may grand raffle. Mag-o-oyad ka. Ay, true. Updated ang monthly dues namin. Ikinoment pa ni Mama doon sa post ng isa. Wala namang connection doon sa post. Wala namimigay ng ticket. Oo, so yun. Ano sabi ni Madu? Ang daming hanay ni Madu doon eh. Hindi ko na kinontra. O, nandito naman tayo sa may phase 2. Pwede. Bungad. Bungad to. Phase 2, gitna si, pa. Ano, si Florby nakatira. Doon pa. Phase 1 yun. So, nandito tayo sa may phase 2 gitna. Ah, phase 2 bungad. Okay? O, pwedeng itong buong phase 2 naman, the following year. Di ba yung mga ganun? Napaka-brilliant ba ng idea ko, Bes? Ay, yung bahay na yan, for sale yan, ha? Binibenta natin yan. So, imagine nyo yun, kung magiging ganun ka-boom. Kano kaya yun? Mga 1 MHz yun. Kung magiging ganun kaboom yung ating program, di tataas yung value ng mga lupa ng bahay dito sa Bilya. Although, magandang location ang Bilya de Calamba. Kahit dikit-dikit ang bahay, kalapit ang City Hall, kalapit namin ang The Plaza, kalapit namin ang magagawang Coliseum, kalapit namin ang SM, walking distance ang Walter, ang SM. Di ba, Bes? Sa truth. Oh, truthy-fruity. Napaka-accessible ng Bilya de Calamba. Okay? So, we're very lucky that we live here in Bilya de Calamba and not in other subdivisions in Calamba. Eh, di kayo, di very lucky din kayo sa mga subdivisions. Yung kanya-kanyang lucky yun. Di ba, Bes? Sa truth. Oo. Hi, Sandy. So, ayan. Nandito na tayo sa may phase 2 bungad. Okay? Phase 2 bungad to. So, yun ang tatandaan nyo lagi. Wala tayong pakialaman ng trip. Eh, trip ko itong mga programs na ito. Mag-program din kayo. Di ba? So, paano kung ang nangyari? Paano ang nangyari daw, Bes? Dalawang nagkasabay. Merong kumontra sa atin na organisasyon. E di sabay tayo, pasiklaban tayo. Sino ang pinakamaraming tao? Yes. Anong partnership here? Ay, gagawin partnership. Kakausapin parang na lang. Away. Oh, parang walang away. Siyempre, the very reason why gagawin natin yun ay to foster camaraderie, friendship, and unity in the subdivision, okay? So, dapat hindi nag-aaway-aaway ang mga taga sa isang subdivision. Dapat hindi nag-aaway ang kapit ba? Oo. So, ang gagawin ko na lang, yung lahat ng kaaway kiss ay pagdadasal ko na mapunta na sa lumalagablab na apoy. Ay! Sorry. Carried away lang uli ako, okay? Carried away ako. Pasensya na. Ano? Pasensya na. So, ganun na lang. Nandito na tayo ngayon sa may phase 2 bungad. Papunta yun sa phase 2 pa there. So, yan naman ay papunta doon sa may phase 1 kanan. Tapos yung phase 6 nandun sa dulo. Bas, paano pag phase 6, hindi tayo pupunta sa phase 6? Malabo. So, ang gagawin natin ng phase 6, lahat ng taga phase 6 ay lagi silang audience participation. Bes, kasi hindi maganda yung area doon, di ba, Bes? Walang pupuntahan, masyadong masikip. Masyadong masikip yung phase 6. Ito, pwede to, isang buong kalyon at buong kalsadang to. Diba? Oh. Nandito na tayo sa may phase 1 kanan. Hindi dapat nga i-promote ang phase 6 kasi hindi siya masyado nakapunta. Pwede din naman. Sige, i-consider natin yan, okay? So, i-consider natin yan. So, yun yung mga plano natin dito sa Bilya de Calamba. Good evening po, Madam Early, Dave. Marami akong plano dito sa Bilya eh. So, yun po ang mga plano ng inyong board member, Nikka, Natasha, Nicole, okay? Truth. Ay, na her secret is. So, yun yung mga plano natin, no? So, ayan. Nandito naman tayo sa may phase. Ito, maganda rin itong phase 1 na ito. So, kahit sabihin may mga nakapark na sasakyan, sa gabi lang naman. Di ba, Bes? Sa truth. So, lahat muna ito, ililipat muna natin ito sa may car, sa may parking. Doon, lahat. Lahat ng sasakyan doon muna sa covered court. Oh, brainy ko do. Anes. Bes. Oo. Kunwari itong mga sasakyan na to. Lahat ito ngayon, meron silang pass na magpapark sila sa covered court. Tapos lalagyan natin mga CCTV para talagang secure.
Ang galing ko talaga magplano dun, ano? Kunwari, itong unang Sabado ng December, meron tayong Children's Day. Kasi Children's Night pala. So pwedeng, wow, kabog, papasyal yung mga bata. The following Saturday ay teens naman. Lahat naman teenagers. Ano eh? Sa truth. Eh, paano so, kung may, dahil may pandemic ngayon? Ay! Ano ang ano mo? So kunwari nagkaroon ng pandemic, edi virtual. Virtual. Virtual tayo lahat. Virtual walk. So virtual walk din. Tapos, mayroon kunwari, ako na mismo, magla-live ako, FB live. So ito tayo, dito tayo ngayon, ito ngayon ang mga pa-orders natin. So lahat on order nyo online. Pwede so kailan may IATF. Oo, may IATF protocols, ang galing talaga ng advisory ko, ano? Iba. Iba ang advisory ko, ano ka? Ang advisor ko ay may unit sa UP. Nag-unit sa UP, di ba? So ganun, so what are you waiting for? Call me now. And I'll be offering my services. I'll be letting you to make use of my ideas, okay? So nandito na tayo sa phase 1. Schedule natin kung may mga phase 1 kanan. Taga-ibang lugar. Yes, may schedule. Tapos kung mga taga-labas ang pupunta, may schedule din. May schedule. Kunwari, Lunes, lahat ng taga-Halang, Martes, lahat lang ng taga-Bukal. 54 barangays tayo. Ay, di kailangan natin ng 60 nights. So magsisimula tayo ng November 1. November 1 to December 31. Oh, November 1. November 1. Sakto nating ano, 54 days. 54 days. So ito, hanggang bagong taon. So ito ang bungad ng bilyete kay Lamba. Syempre dapat 'yan. Pag ganito mga December, pang malakasan ang decoration. Ano, pang mga taga-dayo. Yes, tapos ayan. Ayan yung ating, nandito na tayo sa may phase 1, phase 7, bungad. Sa mismong gate. Nasa mismong gate tayo. Tapos ayan, meron. We'll always feel safe kasi meron tayong sariling barangay hall dito. Tapos may mga barangay tanod. Pakikilusin natin lahat sila. Although kumikilos naman sila. So, we will be tightening the security. Okay? So, we'll be tightening the security. So, ayan. Okay? So, yun. So, ayan po ang plano. Muli po. Magandang gabi sa atin. Ayan po ang mga plano. Hakbangin. Nagagawin ni board member Nikka Natasha Nicole sa mga darating na taon. So muli po, ito po ang aking political advisor, si Sir Eds, at ang aking political advisor also, yan, si Sir Reggie, okay? So, thank you so much, bye-bye, I love you all. Iboto niyo ako ha, bye-bye.